mo daw yung trabaho mo, wag mo mahalin ang boss mo. Joke lang. Hindi. Kasi, ano yun? Canada, anong i-expect mong sahod? Ituloy na natin ang ating kwentuhan. Kung ano yung aking unang video, pag-usapan natin ano yung expect mo ngayon pagdating mo dito sa Canada. So, pag-usapan natin ngayon yung sahod pag ikaw ay fast food, food service supervisor dito sa Canada. So, welcome to Canada! Anong i-expect mong sahod? Pagdating namin dito, bago dumating ng Canada, ako kami tuwang-tuwa kasi actually, dito kami sa British Columbia. Siyempre, tuwang-tuwa ka, diba? Kasi nakapasok ka sa Canada. Tapos, ang sabi sa amin ay, ang sahod ay $14. $14 per hour. So, compute kami. 14 times 39 pa nun. Diba? E ngayon, 40 na ang conversion ngayon. Compute mo yun, 14 times 40. Tapos, pagdating namin dito, sabi sa amin, nung signing contract, ay pinirmahan daw namin ay $14. Ngayon ay 14.60 na. Ibibigay tayo 4.0. O, di tuwang-tuwa kami. Siyempre, di ba? Tuwang-tuwa kami. Tapos, after 6 months or after 3 months yata, after 3 months, balita namin, meron daw salary increase ng June. Kaalam-alam namin, basic lang pala yan ng mga crew. So, pero alam mo yun, yung kahit na yun ang sahod mo, masaya, be grateful, di ba? Kahit na supervisor ka at sahod mo ay pang crew, pero grateful pa rin kami. I'm so thankful na masaya kami noon. Tapos, pagdating namin dito, ang ano, napaka ganda na accommodation namin. Inisip ko talaga noon, grabe. Sobrang gusto ko nang lumundag sa sobrang saya. Pagdating namin, alam nyo ba, pagdating sa bahay, na-ready na nila yung apartment namin. Meron ng beddings, may unan, tapos ang ganda ng bahay. Basta, ang ganda. Tapos naka-ready na lahat, pati kutsilyo, pati baso, pati plato. Meron na, hihiga ka na lang. Tapos hatid, sundo pa kami. May service pa kami. Masaya yung ano na yun. Tapos ba, masaya dito dahil sinagot ng boss namin ang aming plane ticket. Poga. Diba? Bait nila. Yun nga lang, pag tumatagal ka na dito, marirealize mo na ang mahal pala ng, ano, ng bilihin. Ang rental namin that time, ilang kami? 3? Naging 4? Mabot kami ng $450 per month sa rent namin sa apartment. Kasama na doon, tumataas yun, depende sa, kasama na doon tubig. Ang tubig namin, ano lang naman, parang $35 in 2 months. So, parang 15, mga ganun lang. Tapos ang internet, ayan, may $67 ka. Magdi-divide by 4 mo yun. Tapos, ang phone, mga syunga-syunga kami. Kala namin ay pag bumili ka dito ng phone, ng ano, ng SIM card, may kasamang phone, plan, naka-plan. Eh, kuha pa rin kami. Tapos, on the long run, ma-realize mo, ang mahal pala ng ano, ng gastos mo pag nandito ka na. Tapos, pag nag-grocery ka, kung huwag ka mag-convert, hindi ka makakabili. Yun, kaya proportion lang din. Proportion lang yung gastos at saka yung kita. So, at least, nandito na kami. And I'm so grateful. Within 1 year, kung hindi lang nag-pandemic, nakuha ko na yung asawa ko nung that year. Pero, thank you, Tim Hortons. Thank you, Tim Hortons. Nakuha ko yung asawa ko at ngayon ay PR na kami. So, maging inspiration mo yan na maging PR at always be grateful. Sabi nga nila, mahalin mo daw yung trabaho mo, wag mo mahalin ang boss mo.
Joke lang. Hindi. kasi, ano yun? Ganito yun. Pag mahal mo kasi yung trabaho mo, kahit ano pa yan, kakayanin mo yan. Kahit saan ka pa, kahit sino pang boss mo, kahit anong company ka pa pumunta, kung mahal mo yung trabaho mo, eh, mag-i-enjoy ka. So, yun. Thank you, Tim Hortons. Back. See you next time, mga Marites. Thank you and have a great day. Thank you. Oops, bawat province, iba nga pala ang rate ng kanilang pay sa basic pay ng supervisors. See you next time!